Maayong buntag kanimo, pinakamamahal na pangulo. Maayong buntag kanimo, Bong, at sa lahat ng mga suki nating tagapakinig. Maayong buntag. And seryoso kay ka, pangulo. Because dili bagay sa'yo. Seryoso naman talaga ako. Para ito sa bagay. Mga nag-request sa akin. Yung awitin na Be My Lady? Hindi, iba to. Ansa naman po na? Ugma na naman, buot man mo sa mga. Para na sa mga lulu o lula. The way it used to be. Lonely table just for one. Okay, kahandong pa ng table mo eh. In a bright and crowded room. Okay, sa kwarto, matakot talaga ako dyan. While the music has begun. Okay, music should. I drink to memories in the gloom. Ay, gusto na ko na siya. Tapos, tapos. Though the music still the same. Talaga? Ang gagawin natin, Pangulo? It has a bitter, sweet refrain. Ano yun? So play the song the way it used to be. Late, oh, late, no? Before she'll laugh and change it all to sadness. And maybe if she's passing by the window, she would hear our love song and a melody. And even if the words are not so tender, she will always remember the way tama na. To me. Nagising na si Jeremiah, oh. Dahil sa iyong pagkanta. Set! Bastos ding iruan niya. Giwasing kang iro. Gigukod kang aso, Pangulo. Pandamay ding iruan eh. Maayong buntag kaninyong tanan and most especially. Ay, pwedeng lamihan. Lang jud. Ana. Kalami na lang yun. Bong, may uto kaninyong tanan ha. Pangulo, hiluta ko bi. Assalamualaikum. No? Kaninyo mga Muslim and brothers and sisters. Pahilot ka? Hilot ko bi? Sige, mamaya tanggalin natin yung panuhot mo. Talaga? But for the meantime, may request kayo na para sa inyong mga lulu at lula, tirahin natin yan. Baka, ay, grabe mga Tagalog. Baka tirahin pa ng iba. Ito, may memorandum ako dito, executive order, sabi, for ay, Pangulo. Ano? Nakasaad? Kay Saint, sa mga taga St. Paul Retreat House. Aha. Kay Ate Margie, Ate Dalen, at ang kanilang cook na si Poging Pogi Puryabuyag. Grabe no? Puryagaba. Grabe na tayo. Kuya Noel. At sa gandang si Jennifer Martinez, salamat po sa inyo dyan sa St. Paul Retreat House. Imaginin mo, retreat house, nakikinig na sa atin. No retreat, no, no house. Bago na pala kayo gano'n. Oh, bago na. Binago no, na. Diba ano yan dyan? No retreat, no, no surrender? Hindi, no retreat, no house. Yun na pala bago ngayon. Anyway, let's begin. Oras na mga kababayan para sa inyo mga iba't ibang klase ng inyong mga sumbong. Unang sumbong mula dito sa ating pinakamamahal na chat. Magandang lalaki po ako sa inyo, Pangulong Dagong at Senator Sabongga. Sana. Isumbong ko lang po mga kasamahan ko dito na mga mananahi. Bakit? Kasi pagkatapos ng programa ninyong isumbong kay Pangulong Dagong at Senator Sabongga, ay nililipat na sa ibang istasyon. Oy. Ang aming radyo. Ano po ba ang nararapat namin gawin dito sa aming mga empleyado, Pangulo at Senator? Pangulo? Kandaduhan nyo yung radyo nyo. Bakit ka kandaduhan? Para hindi malipat. Once nilipat nyo yan, I will shut it down. Yung radyo? Hindi, yung kamay. Yung gagalaw nyo, i-shut down. Alam mo ba kung yung radyo nila. Alam mo ba kung sino nagsumbong? Sino? Mr. Salad, oh. Init pa. Ay!
Huwag niyang ilipat kasi maganda yung tugtugan after us. Maganda yan. And then mamaya, what's the sell? Another drama na naman inyong mapakinggan. Again, pag ilipat niyo yan, I will shut it down. Halaw eh. Sumbong next. Kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong mula naman dito sa ating text line. Magandang tanghali, Pangulong Dagong at Senator Sapbongga. Isumbong ko lang po ang kasama namin na si Benji. Bakit? Sim. Na nagtatali po ng skinless na longganisa dito sa Tandang Sora. Kasi po, naghahang ata ang kanyang cellphone at hindi po niya alam kung anong gagawin niya sa cellphone niya na naghahang. Si Jade Hontillano po ito ng Tandang Sora, Quezon City. Pangulo? Pag naghang ang cellphone, meaning to say, paghang, nakalambitin, nakabitin yan. Tama. Oh, ang hindi ang longganisa ang kanyang tinali kundi ang cellphone. Kaya ang cellphone naghang. Talaga. Pero masarap din 'yun siya lutuin pang yung longganisa. Hindi yung cellphone. Oh, pagbagsak ka lutuin ko talaga 'yan. Ah, yung longganisa. Yung cellphone. Yan ang dahilan bakit ka nabagsak. Ah, yung cellphone. Yung longganisa. Dahil hindi mo kinain. Pero ayun, longganisa. Yung cellphone. Iba-iba daw sizes nyo, Pangulo. Nang longganisa? Hindi, na cellphone. Ah, depende. May touchscreen. Ayun, cellphone. Na longganisa. Touchscreen na longganisa sa mata. may balat, merong ding wala. Ayun, longganisa. Na cellphone. Ikipan din yan. Yung cellphone? Hindi, yung longganisa. Pinsan mo lang. Kailangan mo lang i-bluetooth. Yung cellphone? Yung longganisa. Okay, next. Saan naman taan niyo, eh? Lami yung kauno na Pangulo. Na longganisa? Hindi, cellphone. Kauna, nasa cellphone. Hello? Hello? May kausap tayo ngayon sa ating linya sa... Mobile phone. Hindi, sa longganisa. Hello? Hello. Hello, good morning. Sapbongga at Pangulong Dagong. Kisan eh? Dodski. Taga-asa ka, Dodski? Dito lang sa QC. Trabaho? Security. Security guard. La bandera. Security lang daw siya, Pangulo. Dodski, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Betty. Ang Betty. Ito na yung tona. Hindi mo rin alam? Hoy, Dutski, sumbong na diyan, nagtabi pa man ka. Pangulo, isumbong ko lang yung aking partner kasi gusto niya ako ipa-quarantine. Ay, napulo na lang naman ako, hindi wala naman akong sintomas ng corona eh. Ipa-quarantine ka niya. Aha. So, gusto niya ako dalhin sa ospital, ipa-quarantine niya daw ako eh. Ay, hindi naman, if it is not yet necessary, huwag mong gawain. Bakit? I'm pretty sure wala ka namang corona, tama sir? Wala sir, wala po. Doon ka i-quarantine sa kulungan ng baboy. Baka may ISF ka raw. Saway ka mo ba? Basta, hindi, ito ha, just to make it clear, sometimes you make fun out of it, pero it causes scare to other people. Nakakatakot po, kaya nga wala tayong, kadalasan walang pasok sa school ngayon kasi ayaw nating mahawa yung mga bata, mga anak natin na nag-aaral. Kaya please spread only the real one, not the fake news. Okay, sir? Sige, salamat. Naminaw ba yapod siya, Pangulo? Hindi ka maminaw. Ako'y mag-quarantine mo. Dito ka sa kulungan sa baboy quarantine. Ayaw mo ganisa? Hindi, yung secure. I-quarantine yung secure. Next. Isa pang sumbong. Pangulong Dagong. Mula naman ito sa ating kababayan na si Kit ng Marikina City. Yes. Pangulong Dagong at Senator Sapbongga. Isumbong mo lang po yung bangko dito. Bakit? Hindi kasi kami makawidraw ng pera. Pero pwede naman kami makawidraw ng pag-ibig loan. Wala naman akong pambili ng bigas at ulam sa ngayon. Ano po ba ang gagawin ni SG Almosera Kit ng Marikina City? Pangulo?
Hindi niya ma-withdraw yung pag-ibig loan niya. Aha. Sir, SG Almosera, dalawa lang yan, sir. Either offline ang ATM or kulang ang iyong requirements. Aha. Yan, may requirements kasi yan, sir, pag mag-file ka ng pag-ibig loan. What are those? Kailangan mahal mo ang trabaho mo. Kasi kung wala, wala kang trabaho, di wala kang pag-ibig. Anong lang yan? Isumbong kay Pangulong walang Tagong. Walang ididak, walang trabaho. Hello? Kababayan, sa linya sa ating telepono, what is your name? Sa Totske. Totske. You know, okay. Totske. Maragwa pa nila ni Udton eh. Taga-asa ka, Totske. Taga-asa, ha? Udton na, ha? Giyapong ka? Oo, taga Malabon. Malabon, sa'y trabaho. Driver, puting van. Bus driver. Sweet lover. Puting van na nangunguha ng? Guwapong DJ. Guwapo. Halata na kay Katutski, ha? Guwapo rin mong ginakuha. Takot ako, Pangulo. Baka makidnap ako. Ay, hindi ka naman guwapo. So, okay lang yan. Totski, go ahead. Isumbong kay Pangulo. Isumbong ko lang itong daanan dito, Pangulo. Sa dinadaanan namin, dalawang truck, nagka-traffic-traffic na. Sumbong mo yung daanan sa dinadaanan mo. Saan ba kayo dumadaan? Secret. Dito sa... Secret? Anong nangyari, sir? Nagsalubong ang... Dalawa ng truck dito. Kami lang dalawa, nagka-traffic na. So one way lang ba yan? Isang lane lang? Hindi, ang laki, Pangulo, kuminto. Kasi hindi na umandar. Agoy. Yan. Nabuang na. Uminto na yung truck. Mawala ng gasolina. Sir, napanood mo yung commercial, sir? I don't know if you believe in this. Aha. Napanood mo yung commercial ng Kindi dati? No. Pag kumain ka, pwede mo nang arsahin yung truck na yan. Itabi nyo muna. I don't know if... hindi ba dahil baka nasira ang makina niyan, sir? Iwan ko, sir. Possible. So, na-traffic na kayo dyan ngayon. Wala bang ano dyan? Wala bang... Wala pa namang kain. Kainan dito. Walang kainan. Walang enforcer. Wala. Hindi, kainin niyo yung truck. Di, mamili ka, sir. Dalawa lang ipadala ko eh. Ano ba? Isa lang ipadala ko eh. Mili ka, sir. Padalang ko kayo ng enforcer o ng pagkain? Pagkain na lang. Oh, sige. Magpa-order na mo. Piki mo. Uy, kwarta. Sige, magtrabaho. Uy, kwarta. Pangundang mo. Kapoy mo. Amao na. Sige, pambabae. Nangapas mo na. Wala na yung kabayan. Napas man na. Next. Isa pang sumbong. Ito na may sumbong. Mula naman ito sa ating kababayan. Good morning, Pangulong Dagong at Senator Sapbongga. Isumbong ko lang ang kapitbahay naming si Butchoy. Sobrang tapang sa suntukan kahit ilan pa daw ang kalaban. Oy. Ano po ba ang gagawin namin dito sa katapangan ni Butchoy, Pangulo? Oy, laban natin yan kay Carlo Dalisay. Ang Cardo ba yun? Carlo. Carlo siya. Bata Cardo yun? Cardo Talisay. Dalisay. Tignan natin yung tapang mo kung umbra yan, ha? Aha. Pero honestly, yung mga siga-siga sa lugar nyo, everything may hangganan po yan. Aha. Mawala ng kasiga niyan pag ma-diabetic yan. Maniwang man yan. Payat bang maniwang? Pumapayat. Payat ikaw, yan, wala na yan. Parang ikaw, Pangulo, pumapayat. Hindi ako diabetic. Wala talaga ba? Matayo pa nga eh. Eh baka nakatayo yung alin? Aking buhok kasi naka-gel. Nagyan mo lang ng gel, tatayo yan. Ah, yung buhok? Yung aking buhok. Isumbong kay Pangulo. Hello, kababayan. What is your name? Alvin Dada Kaserya. Ha? Papaspasok kay Kamusturya. Alvin Dada Kaserya. Taga saan, sir? Muntinlupa. Anong trabaho? Driver. Bus driver? Antukin. May delikado yan, sir, ha? May bago na naman. Huwag kayo matulog. Sa driver, Antukin. Muntinlupa. Sa in ba yan or sa out? Out. Out. Buti nakalabas na. Alvin, go ahead. Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulong, susumbong ko lang yung kumpare kong si Robert na kailuman kahapon. Bakit?
Eh, pag kinatagayan po ako at siya tumatagay, naglalaway. Mm-hmm. Oh. Tapos nakatingin sa akin. Katakot naman yan. Eh, ano pong bang gagawin doon? Parang manyakis eh. Mm-hmm. Di ba ano yan, Pangulo? Hindi, hindi. Naglalaway yun. Dahil gusto niya pang uminom. Mm-hmm. Dahil uhaw pa siya sa camel. hindi yun ikaw, Brad. Masyado ka namang assuming. Bukhang ikaw yata yung excited na naglalaway siya sa'yo. So yung nakatingin na naglalaway. Hindi, minsan kasi pag nagtatagay, minsan isang shot nabibitin. Pero wala kang choice kasi nag-inuman kayo eh. Uh-huh. You have to pass the glass, tama? Eh right. Kung sa'yo na lang palagi, eh mag-aaway kayo niyan. Parang ayaw niya na uminom, basta naglalaway na lang siya eh. La, hindi, ayaw nang uminom kasi naglalaway na. Naglalaway na. Ah, hindi, umiinom siya ng laway. Iniipon niya yun. Sumbong kay Pangulong Tagong. Hello. Hello, kababayan natin, your name? Si Nick po. Nick. Huh? Nick. Where are you from? Bikutan. Bikutan, Taguig. Sa trabaho? SG, Pangulo. SG. SG, SGL. Basta sikyo. La Bandera. Go ahead. La Bandera. Mabuhay ang ating mga sikyo, ha? Isumbong kay Pangulong Dagong. Pangulo. Yes. Sumbong ko lang yung sarili ko. Bakit, Nick? Basta pag nasa trabaho ko, nakatoto ko. Pero pag nandito na ako sa bahay, gising na ko. Nick, para makatulog ka sa bahay, Nick, mag-uniform ka din. Ha? Mag-uniform ang sigyo? Oh, para tulog ka. Okay? Salamat, Nick. Kay Pangulong Tagong! Pag naka-uniform siya kay Antok Man, o di, mag-uniform ka habang matulog. Nabuang na. Puslan man. Ano kaya itsura ng sikyo, no? Pag natutulog, naka-uniforme, tapos may baril pang kasama. Ah, basta tulog yan. Shifting nyo lang yung mga ano nyo, sidearm nyo. Isa pang sumbong. Ito naman mula kay Jobert Vertudazo. Good morning, Pangulong Dagong at Senator Sapongka. Yes. Isumbong ko lang yung kumpare kong si Lolo Tsiriaka. Bakit? Kasi ayaw bumabiyahe sa Grab dahil wala daw siyang boses at paos na paos daw siya. Sa Bisaya pa, pertidyo niyang pagawa. Mm. Ano po ba ang gagawin namin sa kanya, Pangulo? Nanali, ano bang gagawin niya? Mag-grab, magda-drive. Oh, hindi naman siya barker. Hindi pa rin siya mag-drive. Eh, syempre. Oh, wala namang problema. Eh. Hindi naman siya magtawag ng pasahero. Divisoria, Blumentritt. Eh, kaso, pagka sumakay na yung pasahero kasi, syempre, magtatanong yung pasahero, di ba? Maiiwasan niya, magbabayad. Eh, maglagay ka na ng ano dyan, signboard. Anong sa grab mo? Mamili na lang yung pasahero, saan siya pupunta. Or i-chat na lang. Oo, tapos? Pwede pa yung bumiyahe. Aha. Tamad-tamad lang talaga yan. Lagot sa ta. Isumbong kay Pangulong Dagong. Isa pang sumbong. Hi, Pangulong Dagong at Senator Sapongka. Isumbong ko lang si paring Palad. Kasi hindi po siya pumapasok. Kaya hindi po napagawa yung unit niya. Duty po siya sa ngayon. Ano po kaya ang magandang gawin sa kanya? Si paring Nonoy ito ng Port Area, Manila, na always nakikinig po sa inyo. Gusto ko po sanang sumalang sa iConfessions ni Papa Charles at Idol Dagul para magkaroon din ako ng limited edition na t-shirt at magic mug. Salamat po. Pangulo? Well, open naman po tayo for your guesting dito, sir. No? Mm-hmm. Our iConfession is free. Libre po yan. Uh-huh. So, walang gagastusin dyan. Right. Okay? Salamat sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Libre naman yan. For the meantime, itong si paring Palad naman, ayaw mag-duty kasi sira man pala ang unit niya. Uh-huh. So, anong gawain niya doon? Hindi matulog na lang siya. Tabi siya ng gwardiya nila. Magtandayan na eh silang doon. Gusto na ko na siya, yung tandayan na Pangulo. Matandayan o rin yung batuta sa gwardiya. Baka maipit. Ah, yung batuta? Yung longganisa.
Uy, kaya pala na nasunog pala. Ah, yung longganisa. Yung batuta. Sunog naman na talaga yan. Yung batuta? Hindi, yung longganisa. Eh, wala na kasing balat. Skinless kasi. Ah, yung longganisa. Yung batuta. Anyway. Skinless yung batuta. Tingnan mo, hamis kayo. Sinaw. Sinaw sa ano? Makintab. Makintab yung batuta. Yung longganisa kasi naman may mantika. Ay, longganisa. Yung batuta. Oh, asan na si ano? Boy Tisoy. Ah, maglitan niya, Breta. Magkano pa orasyon, tayo? Orasyon. Excited ka talaga, Boy Tisoy. Mm. Feeling ko, ano, feeling ko, gusto mo na si Boy Tisoy. Pang... Kababayan, para sa inyo mga iba't ibang klase ng mga orasyon, pero bago lahat, let's do the Oremus. Magsugod kita. Magsimula tayo. Naway ilayo po tayo sa mga sakit-sakit tulad ng COVID-19. Para mawala na yung panic at tayo'y makapamasyal na kung saan man. Talaga ha? Habang nasa bahay lang tayo at naka-tune in, sabay-sabay bigkasin ang Onod, bakag, bakag, onod, boto, laman, laman, boto Onod, bakag, bakag, onod, boto, laman, laman, boto. Sa mga nag-retreat at nag-surrender sa St. Paul Retreat House, si Nati Margie at Idalin at Tangkok na poging-pogi si Kuya Noel at ang magandang si Jennifer Martinez. Sa mga tropa ni Architect Luvan, Circle of Friends, gagipangunahan ni Katrina Halige at saka ni Ivana... Balawis. Hindi Balawis. Siya daw si Ivana Bukawi. Sino ako? Paputukan mo kami. I'm so sorry to correct. That's Ivana... Okay. Ivana... Basta yun na yun. Assignment na lang yan. At ang mga tropang idok na naggawa ng short film, nagipangamagatang Aba Karda, nga si Direk Dante Nico, si Jeffrey Hidalgo, yung singer, Pangulo, nakikinig kantahan daw ngayon. Kantahan mo ako, sir. Kantahan mo ako. Yoli R.C., Rosana Rojas, Ramgam, Dave Asumin, Sana Roy Mangga, manggagamit ka ba? Romano Aljon, Michelle Clarianis and family, mga taga Taririk, Minalabak, Camarines Sur, Jonathan Valdez, mga taga Bayan ng Balinsuela, si Taglay Roy Baljoswe, Mick Sabarillo, Melinda Inerala, Steve Namis, number one na daw tayo, bakit ngayon hindi pa rin niluloko mo kami? Better pila-pila. At mga taga binangunan rin sa sabi ni John John. Ang mga poging tatay na nagbi-birthday ngayon na si Happy Arlindo birthday. Panoy. Ba't walang pansit? Ewan ko sa kanila. Walang budget siguro. Melinda, Margaret Palsisco, at Sally Gonzalez, Shane Bautista. Sana'y swerte. Mga dyan. Taga Cavite. Sana'y swerte. Sa'yo ang Cavite, akin ang San Juan. Arnel Estampa, nakasuhan ng Estampa. Dinalintupas ng Boracay. Sana'y swerte. Si Ashwe, Sean Sean, Candy Dulay. Si Ming Harabelo Toraino, si RJ Porzalan, si Ralvin Torres, mga tropang avatar ng gipangunahan ni Pandora, si Elizor Ognimod Nogara, Marvin Cacho, Anton Dinglasan, mga Plaviano, Karina Ladres Families, magkaroon daw kayo ng Ladres Clan Reunion, si admin nato na si Rosel May Paraon, si Edo Horial, Prince Jared. Siniswerte kayo. Ang sister kong si Melissa Felicilda Rituya. Swertihin ka sana. Si Marlon Ejeda na isang clash. Marlon, sir.
gipanganak na ihid. Isang doktora na nakikinig sa atin ngayon, si Mai Santos. Dok, check upin mo ako. Si Calvin Gabriel na nagbibenta ng mga iba't ibang klase ng mga pabango. Isprehan mo ako. Lloyd Agotchongko. Nataga. Anong chongko? Gotchongko. Ah, okay. Magotchongko, Belia, at mga pamilyang hindi pa nakilala, Pangulo. Lorraine Flores at si Miss Lynn Gaboy, Kitty Lapia at Miss Veronica. Sana siya. Na idol-idol na nila si Boy Tisoy. Alam mo ba kung ano na ang bagong pangalan ni Tilapia at saka ni Veronica? Ano na ang pangalan nila? Si Veronica daw, siya na nang binansagan ngayong Ivana Halige. Ha? Balik. Halige. Katrina Halige. Katrina Halige. Katrina Halige, yun yung si Tilapia. Mm. Si Veronica, siya na daw si Ivana Palawit. Ang aking mga DDS dyan, Dagong Disciple Squad, Emerito Atan, Ruel at si Elvis dyan, at si Don Don Rolion, mga barbero nga, dili kay guapo pero oso. Malaoy. Hindi ko sure. Welcome na natin ang pinakatisoy na lalaki sa balat ng radyo. Boy Tisoy, a.k.a. Mayor Bico Sutri. Hi, Boy Tisoy. Hi, Uto, Senator Sabonga and Pangulong Dagong. You're dramatista na pala ngayon, ha? Ang galing ni Boy Tisoy. Sir, ang galing mo mag-English, sir. Ay, salamat. I like your presence and I confessions sa mga gapnod sa kinabuhi ng I confessi. Mm. No? Salamat sa iyo. Anyway, our Bisaya word of the day is... What's the style? Hugawan. 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 Yes, hugawan. Hindi hugawan, ha? No. Hugawan. Hugawan. One. Hugawan. It means dirty. Huh? Dirty. Dirty, yes. Ano? Dirty minded? Dirty old man. Dirty old man. Dirty. Yung dirty only. Hindi siya malinis. Messy. 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 Yes. Yeah. Sa QC, napaka-messy. Ay, hindi messy pala. Grabe na mga panggawa ng mga piki na mga piki. Piki na dokumento. Anong spelling siya? Piki. P-E-A-K-Y. Oh, piki. Meaning? Pale. Pale. White. Wow. Use it in a sentence. Pale. I'm so piki because of my sickness. Oh. Piki. So that means your skin is pale. It's very, very... Putla. Namutla ka. Mm. Ang pagkakaintindi ko pa naman, oy. Balde. Balde. Pale. Ang piki ng ina mo. Hindi, yung nanay mo namutla. Nagulat si Boy Tisoy. Yun. Anyway, maraming salamat, Boy Tisoy. Our Bisaya word of the day is... Hugawan. Meaning? Dirty. Messy. Or messy. Or and messy. Our English word is... Peaky. Meaning? Means pale. Pale. Like me. Ayan. Like Boy Tisoy. Dahil maputi. I'm very peaky. Maraming salamat sa iyo, sir. Boy Tisoy, salamat sa iyo. Salamat sa inyo mga iba't ibang klase ng mga para sa mga sumbong at iba't ibang klase ng mga paorasyon. Thank you so much, Boy Tisoy. Ako po si Senator sa Paongka. Ayan, maraming salamat sa iyo. And of course, kay Doc Rems Uy, mga taga Nature Soya Coffee and Santon Plus Herbal Capsule. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Susunod na Nika Diyosa. And of course, Mayura Iska Morena. Ito po si Pangulong Dagong nagsasabing... Ano? Kumain ng masustansya, palakasin ang resistensya. Tapos? Para mabuhay po tayo. Hanggat gusto nyo, check your oras a minute before alas 12.